Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinaigting ng mga otoridad sa Vancouver, Canada, ang mga akbang nito laban sa mga scammer na target umaniyo ang mga nakatatanda sa Canadian province. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Gustong sugpuin ng mga otoridad ang paglipanan ng scammers sa Vancouver sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga senior at iba pang mga grupo tungkol sa panlulokong ginagawa ng mga salarin. Nagbabala sa mga senior si Sergeant Rita Raj, miyembro ng Scam Prevention Program ng Vancouver Police Department, laban sa madalas na taktika ng mga scammer na tinatawag na grandchild bail scam. Dito, dalawang tao ang tumatawag sa senior, isa na nagpapanggap bilang apo ng matanda at isa na kunwari arresting officer. They are identifying, saying that they're police officers and that their grandchild was arrested for a particular offense, like for example, like impaired driving, and that they're in custody and that they require bail money. Ayon kay Raj, kino-corner ng mga scammer na ito ang mga matatanda para mapilitan silang magbigay ng pera. Pinaalalahanan naman ni VPD Detective Constable Julie Gilmore ang mga senior na huwag magbibigay ng personal na impormasyon kapag makatanggap ng ganitong mga tawag. Ang dapat anyang gawin ay direktang tawagan ng mga ito ang kanilang kaanak para magberipika o di kaya na may agad na tumawag sa non-emergency line ng VPD para i-report ang insidente. Hinikayat din ni Gilmore ang mga pamilya na gumamit ng isang code word na pwedeng gamitin ng magkakasambahay sa mga ganitong pagkakataon. So you might have a code word magic, for example. And so if you're called and someone says that your grandson or your granddaughter or family member is in trouble, you might say, okay, what's the code word? And then you'll be expecting them to say the code word magic. And if they don't know that, that's usually a signal to hang up. Laganap na rin ngayon ang mga text at email na may kaduda-dudang link. Anya, hindi dapat i-click ang mga link na ito dahil pwede itong maging susi sa pagkuha ng mga sensitibong impormasyon gaya ng bank account. Binalaan din ang mga senior laban sa tinatawag na romance scams kung saan binobola at pineperahan ng mga scammer ang mga malulungkot na senior. Ilan sa mga dumalo sa anti-scam seminar ang nagbahagi rin kung paano sila nabiktima sa mga scam. Ayon kay Gilmore, mahigit na 10 milyong dolyar ang nakuha ng mga scammer mula sa mga walang malay na senior noong 2022. Pero iginit niya na kayang-kayang pigilan ng mga senior ang mga tangkang panloloko sa kanila. If they're putting pressure on you, definitely I would hang up. If they're asking for money in forms of gift cards or Bitcoin, that's definitely a red flag. I would hang up. Anytime you're having a conversation and you feel like things are strange, remember time is on your hand. You have the control. If you feel uncomfortable, I would hang up and contact the person that you think is calling you directly through the normal forms. Hinikayat naman ni Raj ang mga senior na huwag mahiyang i-report sa pulis kung nabiktima sila ng scammer. Handa rin ang VPD na magsagawa ng scam prevention seminar para sa mga grupo ng hanggang 50 katao. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Tampok ang bronze sculpture exhibit na likha ng isang Pinay artist sa pagdiriwang ng Museum and Galleries Month sa Espanya. Larawan ng katapangan ng mga Pinoy ang kwento sa mga obrang nililok na obra. Nagpapatrol Sandra Sotelo Aboy. Sa isang salita, courage, inilarawan ang artworks ng Pinay artist na si Elaine Berdu. Sa kanyang exhibit sa Espanya, ibinida ang mga imahe na simbolo ng katapangan sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang sina Lapu-Lapu, Ayang Aeta with Child, Wang Od and Tattoo Lady na kilala bilang pinakamatandang mambabatok sa Pilipinas. Sinala rin ni Berdu sa exhibit ang ilang imahe na kaugnay ng kanyang buhay sa Colorado, USA. Bilang isa ring immigration lawyer, saksi siya sa mga pakikibaka ng overseas Pinoy at katapangan nila sa buhay. Kaya kabilang sa kanyang advokasya ang ipagtanggol ang karapatan ng mga biktima ng human trafficking at refugees. This is an expression of all my life experiences as a lawyer, as a Filipino immigrant. Siyempre from the Philippines to the US, of course,
and then yung mga Filipinos that I represented, I just came to a conclusion na lahat tayo may courage. And courage is what we have every day to get up, do the things that we have to do despite the pain, despite the challenges. Ang courage ay naglalarawan din ng pagnanais ni Bourdieu na lumabas sa kanyang comfort zone para sundin ang kanyang mga pangarap at hilig. Hindi ko rin akalain, but it's my dream and it's okay to dream, and dreams do happen, but you have the courage. You have to have the courage to dream. Bawat obra ay may likas na kahulugan at kwento na maaaring maging inspirasyon. In her speech, Attorney Bourdieu shared that the title Courage is actually also dedicated to Filipino overseas workers, OFWs, because of the courage courage that they have. It was really nice of her to dedicate something as creative as that to us, to the overseas Filipino workers. Bronze ang ginamit niyang material para sa artworks. Bronze is an enduring metal. It will last forever. I will not be here on earth anymore and my work will still be here. Kaya ako nagustuhan ng bronze. Ang exhibit ay paraan din para maipalaganap ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Siguro nakita nyo yung diversity ng mga pumunta ngayon. It's not just the usual leaders from the Filipino community. We're trying to engage the different sectors of our community. Isinagawa ang exhibit sa Barcelona at Madrid bilang bahagi ng selebrasyon ng Museum and Galleries Month. Para sa TFC News, kasama si RJ Placino, Sandra Sotelo Aboy, ABS-CBN News, Barcelona, Spain. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Aminado ang ina ng Phil-American comedian na si Joe Coy na labis siya nasaktan sa mga batikos sa kanyang anak. Sa kasunod naman ng pag-host sa Golden Globes, karamihan ng mga negatibong komento ay galing pa mismo sa mga kapwa Pinoy. Nagpa-patrol, Bev Llorente. Dumipensa ang ina ng Filipino-American comedian na si Joe Coy laban sa mga bumatikos sa naging pag-host niya ng 81st Golden Globe Awards. Sa panayam ng ABS-CBN News North America Bureau, aminadong nasaktan din si Josie Harrison sa mga hindi naging magandang komento laban sa kanyang anak. If you love somebody, you know, and you know they hurt, it hurts me. Kasi kaya nga sabi, you know that I endorse a lot of people. And when I endorse, I try my hardest na para ibigay ang kanilang gusto. And I know Joseph tried his best that night. So, I am with my son, no matter what. Ani ni Harrison, hindi madali ang maging isang endorser dahil sa pangangailangan na matugunan ang nais ng mga advertisers. Naging paalala rin daw ito para sa kanyang anak na hindi lahat ay mapapasaya niya. I know Joe is trying to please each one of them, you know. Kaya nobody's perfect. Ang masasabi ko rin sa kanila ay ito, hindi po napakadala, madali ang magsalita ng ganyan. Hindi madaling maging komedyante kagaya ng anak ko. Gaya ng sabi ko, ang isang komedyante, they try to please you. They try to make you laugh, to make you laugh, to make you smile. Yun ang naging trabaho ni Joe nung gabing yun. Nagpahayag na ng suporta para kay Joe Coy ang ilan sa mga veteranong komedyante at personalidad sa Hollywood tulad ni na Steve Martin, Whoopi Goldberg, Kevin Hart at iba pa. Aminado rin si Joe Coy na naging mahirap ang pag-host ng Golden Globes, pero aniya, isa pa rin itong hindi makakalimutang experience para sa kanya. Ikinalungkot din ng ina ng komedyante na tila marami sa mga negatibong komento laban kay Joe Coy ay galing pa mismo sa mga kapwa niya Pinoy. Nalungkot ako sa iba, lalo na pag nakita ko ang source ng naysayers, should I say, mga Pilipino.
I was kind of disappointed. Sabi ko ganyan, don't be so concerned about the naysayers, you know, dahil you cannot please everybody. You know, talaga naman malalaman kahit saan ka, kahit sa normal life, you know, hindi mo please ang everybody to be happy in what you said. Mas dapat din daw pagtuunan ng pansin at ika-proud ang kauna-unahang pag-host ng isang Pinoy ng Golden Globes. Joe Coy is a Filipino and I know he was doing it for the sake of the Asian group, you know. And I know he was proud of that. Tayong mga Pilipino, yung narinig natin, may kumakalaban pero mas maraming lalaban para sa kanya. Sabi niya, ay, ma'am, sabi niya sa akin, ikaw ang nagturo sa akin na ang mga Pilipino ganyan. Kaya naman, I represent them the way and the best I can. Sa kabila ng mga batikos sa kanyang anak, nananatiling proud mom si Harrison para sa lahat ng nakamit ni Joe Coy sa kanyang career. Para sa TFC News, Bev Lorente, ABS-CBN News, Las Vegas. Namahagi ng daan-daang regalo ang isang Filipino group sa Espanya bilang pagdiriwang sa araw ng tatlong hari. Nagpapatrol, Sandra Sotelo Aboy. Maaga pa lang, masigla at matiyagang nakapila na ang mga bata kasama ang kanilang pamilya sa pinto ng Jesus Reigns Ministry at Agape Association. Ito'y para tanggapin ang kanilang mga aginaldo bilang pagdiriwang ng Araw ng Epiphany o Araw ng Tatlong Hari na isang masayang tradisyon sa Espanya. Mahigit 500 na bata ang nakatanggap ng aginaldo mula sa Jesus Reigns Ministry na pinamumunuan ni Pastora Mavic Pitogo. Dumating rin si Haring Gaspar para batiin ang mga bata at magpalitrato. Mayroong aginaldo para sa mga sanggol gaya ng damit at cereals. At sa mga bata, mayroong manika, scooter, libro, board games, gamit pang eskwelahan at marami pang iba. Marami po kaming natanggap na ibibigay sa mga apo ko, lalo na po ngayon, dami na po akong apo dito sa Barcelona. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Para sa mga bata man, nakakatuwa dahil hindi mo mabibili ng pera yung kaligayahan ng mga bata. Ang mga regalo ay nagmula sa donasyon ng iba-ibang charity foundation at asosasyon, gaya ng Bomberos Solidaris, Ines Ilusyon Solidaris, Lanao at Fundasyon Aurea. Maging ang ilang negosyo at ang Fecalon na federasyon ng mga nightlife venues ay nagbigay ng pinansyal na suporta. Masiglang nagboluntaryo ang mga kabataan ng Agape at ang grupo ng One Ganap Guardians para masigurong maayos ang pamamahagi ng mga aginaldo. Para sa TFC News, Sandra Sotelo Aboy, ABS-CBN News, Barcelona, Spain. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagong lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dalawang Pinoy sa Oslo, Norway ang ginawaran ng pambihirang parangal para sa kanilang hindi matatawarang serbisyo at pagganap ng kanilang tungkulin. Kilalanin sila sa pagpapatrol ni Marco Camas. Ipinagmamalakin ng mga kasamahan ang tubong buhol na si Sher Amin Navarro Inting. Siya ang ginawaran ng Best Clinical Instructor of the Year for Nurses Award ng SICKIMS Etate ni Oslo. This is the first time na nagbigay sila ng award to strengthen the competence of nurses to guide students to become a good, competent nurse here in Norway. Taong 2020, nang maging ganap na nurse sa Norway si Ami, na full-time worker ngayon sa isang nursing home. Proud naman ang mga katrabaho sa tagumpay ni Cher. I was like, wow, of course. I was super happy for her because I know and everyone who works here thinks she deserves it. Super proud kasi kapwa Pilipino at kapwa Bisaya and she deserves the title at parang ginawa talaga yung title na yun para sa kanya. As a colleague, I super generous siya sa knowledge niya and skills. Nagsisilbi rin siyang inspirasyon sa kanyang mga estudyante.
My goal as a clinical instructor is to mold my dream colleague, nurse colleague. And I always tell my students, whatever you do, you have to put your heart in it, lalo na sa nursing profession. Hi, I'm coming. I'm in 13th floor. And isa pang Pinay ang napiling best employee at nabigyan ng enthusiastic 4-star award sa isang pribadong hotel. I am proud Pinay kasi ako ang pinakaunang Pilipino na na-awardan dito sa hotel na to na pinagtatrabuhan ko at sa company namin. Di akalain ni Sheila na siya ang makatatanggap ng award mula sa libu-libong empleyado ng hotel. Nung in-award sa akin, yun, na-surprise ako. I'm speechless kasi wala akong ka-idea-idea na nominate pala ako. Kahit yung mga managers ko dito, wala silang alam na ako ang mananalo. But alam nila na na-nominate nila ako. Nakita ang potensyal at magandang katangian ni Sheila ng hotel manager na nag-nominate sa kanya. It was a big competition in whole Strawberry with more than 220 hotels. And it's a lot of thousands of employees. So she was the one who won the prize as enthusiastic enroller. The award that Sheila won, this is the first time we have had this award in Strawberry. So it's kind of big thing. May 27,000 Pinoy ang naninirahan sa Norway ayon sa tala ng DFA. At dalawa lamang sina Sheila at Cher sa patunay ng galing, talino at dedikasyon sa trabaho ng overseas Pinoy. Para sa TFC News, Marco Camas, ABS-CBN News, Oslo, Norway. Isang Filipino-American ang kinoronahan bilang Miss Earth USA 2024. Proud sa kanyang lahing Pinoy at madalas ding bumisita sa Pilipinas ang beauty queen. Kilalanin siya sa pagpapatrol ni Monica Galoso. Isa sa mga sikreto sa tagumpay ng beauty pageant winners ay ang tunay na pagkilala sa sarili at paninindigan sa kanilang mga advokasya. Kinoronahan kamakailan si Beatrice o Bea Milan Wendorski bilang Miss Earth USA 2024. Aniya, sumali siya sa naturang pageant dahil sa kanyang advokasya para sa kalikasan, bagay na malapit sa kanya simula pa noong pagkabata. Graduating na History at International Relations student, ang 21-anyos na beauty queen sa University of Wisconsin-Madison. Siya rin ang kauna-unahang Filipino-American na nakasungkit ng titulo. Ani Milan Wendorski, target lang niya na makapasok sa top 20 para maibahagi sa mas malaking audience ang kanyang advokasya para sa mga climate refugees. My advocacy is called Open Doors, Open Hearts, and it's all about raising awareness of the issues facing climate refugees. There are currently no international legal protections or status for climate refugees. 16-anyos si Milan Wendorski nang magsimula siyang mag-volunteer sa refugee communities sa Milwaukee. Mensahe niya, walang pinipiling edad ang paglahok sa international affairs at ang pakikipagtulungan sa ibang mga lahi o bansa para solusyunan ang climate change. Tugma rin kung tutuusin ang advokasya ng beauty queen sa kanyang hangarin na balang araw ay makapagtrabaho sa US State Department o sa United Nations. Kasalukuyan siyang nagsusulat ng thesis tungkol sa mga Pinoy na nagsisilbi sa US Navy. Proud din si Milan Wendorski sa kanyang Filipino roots. Kwento pa niya, lumaki siya sa isang Pinoy na komunidad sa Amerika. There is a small but tight-knit community of Filipinos in Wisconsin. And I'm also involved with Filipino groups on campus at UW-Madison. I really wanted to connect with my heritage throughout university and through this experience. Isang Pinay na nurse ang ina ni Milan Wendorski. Madalas siyang bumibisita sa Pilipinas, hindi lamang para magbakasyon, kung hindi para rin makilahok sa Project Coastal Underwater Resource Management Actions sa San Juan, La Union. Ang Project CURMA ay isang volunteer-based program na naglalayong protektahan ang mga endangered na sea turtles o mga pawikan. Samantala, nagpapasalamat si Milan Wendorski sa LA-based Filipino fashion designer na si Carl Andrada na siyang lumikha ng kanyang mga gowns sa preliminary competition at sa pageant finals. Suot niya sa nasabing gabi ang crystal-embellished green gown na may silk chiffon cape, simbolo ng kanyang advokasya para sa isang green earth.
Malaki rin ang utang na loob ni Milan Wendorski sa kanyang pageant walk coach na si Alma Cabasal, siyang hinirang na Miss Philippines Earth Water noong 2013. She really not only improved my pasarela but also my overall confidence. I carry myself with a lot more grace now, so I feel a lot more comfortable and confident moving into the international competition. Kinurunahan si Milan Wendorski noong New Year's Eve sa Orlando, Florida. Sasabak siya bilang kinatawan ng US sa Miss Earth 2024 pageant na gaganapin sa Vietnam bago matapos ang taon. Para sa TFC News, Monica Galazzo, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagon lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Matinding lamig ngayon ang nararanasan sa Edmonton sa Canada. Dahil sa lamig, may ilang kababayan natin ang humingi na ng tulong sa Konsulado ng Pilipinas. Nagpapatrol, Marjorie Carmona Newman. Bumagsak sa minus 40 degrees Celsius ang temperatura sa Alberta mula pa Enero at 12. Ito na ang tinatayang pinakamalamig na panahong naranasan ng mga taga-Edmonton sa loob ng nakalipas na 50 taon. Dahil dito, naglabas na ng extreme cold warning ang lokal na pamahalaan. 3 buwan pa lang sa Canada ang dalawang kababayang ito at ngayon lang nila naranasan ang sobrang lamig. Bago pa man po kami pumunta dito, alam naman po namin na malamig talaga yung klima dito pagdating ng winter. So hindi na po yun lingid sa kalaman namin. Pero naninibago pa rin kasi first time pa namin dito at wala naman ito sa Pilipinas. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Calgary, may 5 Pinoy ang humingi ng tulong sa kanilang tanggapan nitong nakalipas na buwan. Pero ani Consul General Sal Di Patron, wala na siyang contact sa kanila bagamat umaasa siyang ligtas sila sa gitna ng matinding lamig. I just would like to first establish, no, na unfortunately merong mga homeless talaga na mga Filipinos dito sa Calgary, no, at homelessness is a problem prevalent across Canada. Whether they were affected, we don't know because they have not approached us yet. At alam namin na itong mga kababayan natin na to ay tumutuloy naman sa mga shelters, no, sa mga government shelters that are in the city, no. At kapag may mga kailangan naman nilang kumain, nakakapunta naman sila sa mga iba't ibang kitchen soups around the city. Dagdag pa ni Patron, may isang Pinoy rin na permanent resident ng Canada na nawala nito lang ng tirahan. Sa kabutihang palad, may isang kababayan naman ang nag-alok sa kanya ng pansamantalang matutuluyan. Samantala, nag-issue ng babala ang grid operator ng Alberta sa mga residente na bawasan ang paggamit ng kuryente upang hindi magamit ang reserba. Hinimok din ni Patron ang mga Pinoy dito na huwag maliitin ang malamig na panahon at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Una-una, i-monitor yung weather situation, encourage yung mga citizens not to go out anymore unless essential. Diba? Tapos make sure na kung magdadrive ng sasakyan, at least naka-plug, no, doon sa tinatawag na block heater, no. Makiisa tayo, sumunod tayo doon sa advisory na binibigay ng ating local government. Paalala naman ng mga kinauukulan, ang sobrang exposure sa malamig na panahon ay maaaring magdulot ng frost nip na magriresulta sa pagkamanhid at pagkakaroon ng blue-white skin color, frostbite, cold injuries at iba pang komplikasyon. Para sa TFC News, Marjorie Carmona Newman, ABS-CBN News, Edmonton, Alberta. Pinasaya at pinakilig ng Asia's pop heartthrob na si Darren ang mga kababayan sa kanyang concert sa Qatar. Muling tinatunayan ng kapamilya artist ang kalibre pagdating sa sayawan at kantahan. Nagpapatrol, RD De Leon.
Hindi magkamayaw ang fans sa bigay todong paghataw on stage ni Asia's pop heartthrob Darren Espanto sa concert sa Doha, Qatar. Powerful vocals at dance grooves ang pinamalas ng kapamilya artist na nagpasaya sa Darrenatics. Super happy kami lahat! Yes! Yes, sa Philippines fan kami. Kaya nga. Ito. Sa The Voice pa lang! Bro, Darrenatics! Ang galing-galing niya talaga kasi since TBK talaga sinuportahan ko na talaga siya. Hanggang ngayon, talagang hindi solid Darrenatics talaga. World-class performance ang ipinakita ni Darren sa mga kababayan sa Qatar. Umabot sa halos 2 oras ang show. Hindi ko po in-expect. Sobrang saya ko to see all the people, the crowd. Very receptive din po sila. Tsaka yun nga po, as I said before, everyone's just been so warm, so welcoming. So I loved doing my show here. Pinangunahan ng ME Designs at Punon Events ang concert na ito, kung saan nag-perform din ang local group na My First 8 Count o MFEC at choir group na Maharlican Vocals and Samuel Philippines. Napatunayan sa concert ang husay ng Pinoy pagdating sa kantahan at sayawan. May mensahe rin si Darren kasunod ng mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy sa Qatar. Sa mga kababayan po natin dito sa Qatar, mga Darrenatics dito sa Qatar, maraming salamat po for coming out, for joining me in my concert. And I hope to be back here very soon. Maraming salamat po. I love you guys. Para sa TFC News, RD De Leon, ABS-CBN News, Doha, Qatar. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagong lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naging mabunga ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea noong 2023. Naglatag na rin ang ilang programa ngayong taon para sa mas matatag na relasyon ng dalawang bansa. Nagpapatrol, Geoffrey Padato Kalimag. Tuloy ang pagtutulungan ng Pilipinas sa South Korea para sa mas matatag na relasyon ng dalawang bansa. Sa Year-End Leaders Forum sa Seoul sa pagtatapos ng 2023, pinasalamatan ni Ambassador Maria Teresa Dizon de Vega ang Filipino community sa South Korea. Noong 2023, naisulong ang Heightened Philippine-Korea Bilateral Engagement and Cooperation. Napagtibay din ang Philippines-Korea Bilateral Free Trade Agreement na naglalayong paigtingin ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Tumaas din ang kota ng mga trabahador sa ilalim ng Employment Permit System ng South Korea, kung saan maraming Pinoy ang nakapasok sa Korea para makapagtrabaho. Napadali rin ang proseso sa paggamit ng E7 visa o mas pangmatagalang visa para sa mga manggagawa. Ang inyong partisipasyon po dito sa buhay niyo po dito sa Korea, hindi lamang sa ating komunidad, kundi pati na rin po sa ating international community, sa Korean community, napaka-importante po nito. Base sa October 2023 data ng Embahada, higit 67,000 Pinoy ang naninirahan sa South Korea. Umakyat ito ng higit 11,000 kumpara noong 2022. Pero nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng pagpasok ng undocumented migrants, iba-ibang scam, medical and health cases, maging ang issue ng seasonal workers. Kaya paghihikayat po na kailangan pong alamin po natin kung anong nangyayari para tayo po, no, we can maximize the opportunities that are offered at para alam po natin ang tamang mga regulasyon para po mas maayos ang ating pagtira, pagtrabaho dito sa Korea, gano'ng man kahaba o kaikli ang panahon na iyon. Ngayong 2024, may mga inilatag na mga aktibidad at mga programa para sa mga overseas Pinoy sa Korea. Highlight nito ang March 3 para sa paggunita ng 75th anniversary of formal diplomatic relations between the Republic of the Philippines and the Republic of Korea. Para sa TFC News, Geoffrey Madato Kalimag, ABS-CBN News, South Korea.
Binida po naman ang makukulay na pista ng Pilipinas sa 35th Foundation Day ng International Philippine School sa Alcobar, Saudi Arabia. Pagkakataon na rin ito para maipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Nagpapatrol, Florante Catano. Ano yung may fiesta ang pagdiriwang na ika-35th Foundation Day ng International Philippine School in Alcobar o IPSA? Iba-ibang makukulay na festivals ng Pilipinas ang itinampok sa programa ng mga estudyante tulad ng Kaamulan Festival ng Bukidnon, Buyogan Festival ng Leyte at marami pang iba. Layo nito na may pakita at may padama sa mga estudyante ang mayamang tradisyon at kultura ng Pilipinas. By performing the Kaamulan Festival, I was given the opportunity to know more about the various cultures of the Philippines, especially the one in Bukidnon. Sa mga programang tulad nito, nahahasa rin ang galing ng mga estudyante sa sining, pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Choosing different festivals allow the school to create a vibrant and celebratory atmosphere where students can have fun, express themselves, and enjoy the cultural diversity of the Philippines. Bukod sa mga estudyante, nagpakita rin ng galing sa pagsayaw ang mga guro at ibang empleyado ng paaralan. IPSA is the first Philippine school here in Eastern Region and was founded year 1988. This institution does not only produce highly academically qualified individuals, but people with the overall development and growth. Nangako naman ang IPSA na magpapatuloy silang magbibigay ng dekalidad na edukasyon sa kanilang mga estudyante sa ngayon at sa hinaharap. Ang palabas sa katulad dito ay magbibigay ng oportunidad sa mga estudyante na lumaki dito sa Saudi para matutunan ang kultura, tradisyon at kaugalian ng Pilipinas. Para sa TFC News, Florante Catanos, ABS-CBN News, Alcobar, Saudi Arabia. Napabilang ang Filipino-Canadian actor na si Ryan Lino sa cast ng TV series sa Canada na Family Law. Kilalanin siya sa pagpapatrol ni Cecil Docto. Hindi nag-atubili ang Filipino-Canadian na si Ryan Lino na magpursigi sa kanyang pangarap na maging aktor nang magtapos ng pag-aaral sa Capilano University Motion Arts Program at makuha ang kanyang bachelor's degree sa University of British Columbia. Aminado si Lino na isa siyang theater kid mula pa high school. I think theater was the one place where I felt the most confident and comfortable in. I think a lot of high school students, you know, you go through a lot of self-image issues, but in theater, I was able to express myself in a very honest way, and so I've just loved acting since then. Taong 2019 nang makahanap si Lino ng isang agent na lubos ang suporta sa kanyang layunin. Naging daan ito upang makapasok siya sa mainstream show business at makuha ang mahalagang role bilang si Winston Verdad sa TV show na Family Law. Pinangungunahan ito ng batikang aktor na si Victor Garber, kilala sa papel niya bilang Jack Bristow sa TV series na Alias at si Jewel State ng sci-fi series na Firefly. It actually just said Asian actors, and they hadn't specified what type of Asian character this was, but after I got cast, they actually changed the character to be authentically Filipino. Winston was the first role where I really felt I got to take ownership of the character and really be able to really show off what I can do as an actor. Pinuri naman ni Lino ang co-stars niya na naging mainit ang pagtanggap sa kanya sa show. At para mag-bonding, nagpa-potluck at karaoke ang cast ng Family Law. Ipinakilala na rin sila ng aktor sa pagkaing Pilipino. It's one of those things where the cast really showed me the golden standard of what it should be like on a film set, because they were so kind and so open and so supportive of me there. Some genuine friends and family who actually love each other and actually want to support each other every step of the way. And all out din sa suporta ang mga kaanak ni Lino sa kanyang career. Anya, number one fan niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Kabilang sa iba pang acting credits ni Lino ang Netflix series na Firefly Lane, Turner and Hooch, at ang paparating na Netflix live-action series na Avatar: The Last Airbender.
Bahagi rin ang aktor sa neo-noir coming-of-age crime drama ni J. Lee Williams tungkol sa isang underground Asian organization na pinamagatang Juksing. May contribution din si Lino sa papel ni Fat Top dahil hindi ito original na isinulat para sa isang Pinoy character. Ang mensahe niya sa Filipino-Canadians na gustong mapasok ang showbiz dito, patuloy na magpursigi. I think the main thing I really just want to impart on people in the entertainment industry is, especially Filipinos, is that resilience really is everything. You know, your time will come. Nakatakdang ipalabas ang Season 3 ng Family Law ngayong taon. Para sa TFC News, Cecil Docto, ABS-CBN News, Coquitlam, British Columbia. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya!